namang sinuyod na matauhan ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority yung mga naninirahan at pakalat-kalat sa lansangan. Makailang beses na po itong ginawa ng ating mga otoridad pero pabalik-balik ang street dwellers, lalo pat kumikita sila sa pamamalimos tuwing magpapasko. My report, si Steve Dailisan. Unang sinuyod ng MMDA Street Dwellers Care Unit ang kahabaan ng EDSA Guadalupe hanggang Mandaluyong. Bakay ang mga batang hamog na kundi man daw high sa solvent, nagagamit namang pain ng mga bukas kotse gang. Target din ang mga nakatatanda at katutubong nagipana sa kalye. Ang ilalim ng flyover ang madalas nilang pahingahan. Nung una, nakikipagtalo pa ang ilan sa MMDA. Pero wala rin silang nagawa. Sunod-sinuyod ang Osmeña Highway. May agad nakatakbo. Meron din nagpupumiglas at kailangan buhatin dahil ayaw sumama. Ang mag-anak na puwas ang tabi ng hila sa mistulang tirahan at garahin na rin ng kanilang kariton. Ilang ulit na raw naglabas-masok ng institusyon, pero ang mga ipinangako raw sa kanilang balik probinsya, di raw natupad. Dalawang beses ako pumunta doon, wala rin nangyari. Bakit nabigyan ng pamasahe? Pag-uwi, pinalakad pa ako. Punong mahirap doon, wala pang kain doon. Sa maghapon, di bababa sa 30 ang bilang ng mga nasagip ng MMDA. Idiniretso sila sa Josefa Bella Center ng DSWD. Makakatulong daw sa pasilidad ng center ang may 300 capsule beds na idinonate ng MMDA. Galing ito sa nagsarang Guapo Hotel 2 sa Tondo, Maynila. Parang kamutawi pero para siyang ano, parang nicho. Sa halip na itago lang i-warehouse, eh, minarapat natin gamitin na sa mabuting pamamaraan ng DSWD. Ang kapasidad kasi na mahigit 200 katao sa shelter nito, kadalasan daw lumolobo sa mahigit 800, lalo na tuwing Vermonts. Ang iba raw kasi na galing probinsya, lumuluwas na pa Maynila para makapag-ipon ng Pamasko mula sa panlilimos. Nakikipag-ugnayan kami sa mga komunidad at munisipyo na pinanggagalingan. Tukoy naman namin kung saan galing eh. At ang aming gawain together sa ng lokal na pamahalaan, doon na po tayo nagbibigay or nagkakaroon ng gift-giving. Araw-arawin man daw ng MMDA ang pagsagip sa mga taong lansangan, nga lang kung patuloy raw pairali ng awa ng mga motorista at magbibigay ng limos, makakalala pa raw sa problema. Alam kong ang hirap hindian ng batang kumakatok sa'yo sa sasakyan. Pero habang binibigyan natin, babalik ho sila doon at isang araw, masasagasaan ho sila. Paniniguro ng MMDA, pinapahalaga nila ang karapatan ng street dwellers. At imbes na panguhuli, pagsagip daw ang ginagawa sa kanila mula sa posibleng peligrong idulot ng kalsada sa Metro Manila. Steve Dailisan, GMA News.